Ang susunod na makakalaban ni Nakai Sotto at ng Kushigaya Alphas ay ang team ng Shimane Susanoo Magic na unbeatable nga rin sa umpisa ng Japan B1 V-League. 4-0 ang kanilang record. Malalakas ang mga players ng Shimane Susanoo Magic pero nakikita natin sa back-to-back games ng Kushigaya Alphas, posible na makaisa sila laban sa team ng Shimane Susanoo Magic. Cody Clark nakapaglaro na sa NBA at isa sa import ng Shimane Susanoo Magic na kalaban na ni Kai ang player na ito sa loob ng paint last season at kaya ni Kai Sotto na tapatan ang laro ni Cody Clark sa shaded area. Nick Kay naman player ng Australia National Basketball Team ilang ulit na naglaro para sa kanilang bansa sa FIBA competition. Import rin ng Shimane Susanoo Magic ang player na ito. Ang susunod na import ang matindi dahil na rin sa two-time NBA champion itong si James Michael McAdoo na naglalaro sa power forward position. Merong height na 6'9", kaya naman hindi nakapagtataka na tinambakan nila ang team ni na Dwight Ramos na Livanga Hokkaido sa isa sa kanilang mga laro. Mapapalaban si Nakai Sotto, Tim Suarez at Jeff Gibbs sa isang solid na lineup ng mga combo bigs ng Shimane Susanoo Magic. Kaya ni Kai ang lakas ni na Nick Kay at Cody Clark at kita natin ito sa mga nakaraang laro ni Kai last season laban sa dalawang players na sina Cody Clark at Nick Kay. Pero hindi pa natin nakikita ang lakas ni James Michael McAdoo laban dito kay Kai Sotto at isa ito sa aabangan natin. Posible na magkaroon nga ulit ng double-double na stats itong si Kai Sotto laban sa team ng Shimane Susanoo Magic dahil nagawan Kai ang kanyang back-to-back double-double performance laban sa isa sa malakas na team dito sa Japan B1 B-League, ang Ryokyo Golden Kings. Kaya naman posible nga rin na makagawa ulit si Kai Sotto ng double-double stats laban sa team ng Shimane Susanoo Magic. Posible rin ang panalo para sa team ng Kushigaya Alphas laban sa team ng Shimane Susanoo Magic dahil nagawang manalo noon ni Kai Sotto at ng kanyang dating team laban sa team na merong Cody Clark at Nick Kay last season ng Japan B1 B-League. Best performance ang nagawa ni Kai Sotto para sa team ng Kushigaya Alphas laban sa team ng Ryokyo Golden Kings at 18 points, 15 rebounds, 1 steal ang stats ni Kai sa kanilang first game at sa second game naman. Laban sa team ng Ryokyo Golden Kings pa rin ay 16 points, 14 rebounds, 3 assists at 1 block ang record ni Kai Sotto. Isang solid na numbers ito para kay Kaiju. Walang kupas ang mga inside plays ni Kai Sotto sa opensa at sa play na ito. Nasa magandang pwesto si Kai, malapit sa basket. Binigay sa kanya ang bola, merong defender, dalawa pa nga ang nakahabol. Pero Kai, matangkad kaya naman, lamang sa angatan sa loob ng paint at end one play pa nga ang nagawa ni Kai Sotto sa eksenang ito. Dahil sa magandang performance ni Kai Sotto ay lumitaw na naman ang kanyang pangalan sa iba't ibang sports media. Siya ang pinag-uusapan, nagpapakita lamang na hindi biro o hindi ganong kadaling gawin ang back-to-back na double-double stats performance at ito ay laban pa sa isang champion caliber na team na kagaya ng Ryokyo Golden Kings. Tangke ang mga build ng mga bigs ng Shimane Susanoo Magic kaya hindi ganon kadaling makagawa ulit ng double-double na stats sa larong ito. Pero kung nagawa ni Kai ang double-double na stats laban kay Jack Cauley, isang NBA caliber player, nang magkasunod na laro ay may kakayahan rin si Kai Sotto na gawin nito laban sa mga bigs ng Shimane Susanoo Magic. Kaya isa sa kalakasan ni Kai ang loob ng paint dahil sa kanyang tangkad at kung ganito ang sitwasyon, motion offense ang eksena, gumagalaw si Kai kahit wala sa kanya ang bola at nakakalapit siya sa basket tapos pasa sa kanya ang bola, konting angat, swabe ang tira ni Kai. Sa play na ito, mapapansin natin na kapag maganda ang galaw ng Kushigaya sa pag-atake sa basket ay ganito ang kanilang nagagawa. Isang option si Kai at binabato na lamang nila sa kanya ang bola at nakukuha naman ni Kai Sotto ang bola sa ere para sa mga alley-oop plays. Mag-i-improve pa ang team ng Kushigaya Alphas dito sa Japan B1 B-League at kung nag-click ang karamihan sa mga plays ng Kushigaya laban sa team ng Shimane Susanoo Magic ay mananalo sila sa kanilang next game. Malaki rin ang chance ni Kai Sotto na makagawa ng follow-up dunk kagaya ng sa play na ito dahil sa kanyang tangkad at kung nasa loob siya ng paint, walang nakakapit sa kanya. Nakalabang clear para sa rebound ay ganito rin ang kayang gawin ni Kai Sotto na mga plays, offensive rebound na nga, may kasama pang two-handed slam. Isa pa rin si Kai Sotto sa mga top center dito sa Asia kapag local players ang usapan at kaya niyang i-step up pa ang kanyang laro sa opensa kapag siya naman ang nabigyan ng go signal ng kanilang coach kagaya ng nangyari sa latest na laro nila. Sa paparating na game ng Kushigaya Alphas laban sa team ng Shimane Susanoo Magic ay nakikita natin na mataas ang chance ng Kushigaya Alphas na makakuha ng panalo sa larong ito. Imbalance ng konti sa matchup ng mga guards at nadidihado ang Kushigaya pero pwede rin na mag-step up ang mga guards ng Kushigaya at darating rin yung game na mag-iinit ang kanilang opensa sa 3-point area. Kung sisiguraduhin ng Kushigaya na makauna laban sa team ng Shimane Susanoo Magic at hindi nag-collapse ang mga ito sa gitna at dulo ng laro, nakakasabay sa kalabang team ay hindi malayo ang panalo at posible ito para sa team ng Kushigaya Alphas sa upcoming nilang laro.